Good afternoon to everyone. Welcome to the episode 6 of the Host From Home Show. My name is Host Paolo, Dimaculangan, at magkakasama naman po tayo ngayong araw na ito for another episode kung saan pag-uusapan naman natin ngayong araw na ito ang, of course, sa events natin at sa pandemic. Of course, before we start with our topic for today, I am inviting everyone to please do not forget to like this video, and you may also share this video across Facebook para mas marami pa po ang makapanood. And we will also be having replays of this video on my YouTube channel at Host Paolo Dimaculangan channel. Alright, so of course, a lot of future bride and grooms were affected by the pandemic since the start of community quarantine last 2020. Wedding plans were forced to change and have a simpler and safer environment. With the uncertainty of easing lockdowns in the country and having a new normal wedding, many choose to adapt for weddings and events. But what are the new normal for weddings this year? What are the guidelines by the Catholic Church in holding mass gathering during this pandemic? Ladies and gentlemen, we are really blessed and lucky for today to have our guests. Pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ang isa sa pinakamagandang topic para sa acting show, kung ano nga ba talaga ang guidelines at ano ang may tutulong ng church natin sa pagkoconduct ng isang event at wedding. So ladies and gentlemen, our guest for today from the Diocese of Antipolo, we have Reverend Father Reynante Tolentino. Hello, Paul. Hello, good afternoon, Father. Kamusta po, Father? Okay naman. Buhay pa at hindi pa napapandemic. Hindi pa nakakababayros. Naku, wag naman po sana. Pero grabe, sobrang lakas nyo pa rin po. Before we start, Father, gusto ko po munang imbitahan kayo na imbitahan din po yung mga viewers natin. Mag-hello po kayo. Kamustahin po natin sila. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. At i-watch po natin, i-view po natin itong show ni Pao Dimaculangan, isa sa mga dating sakristan ko sa Marikina. At napaka-active po niya. At sana nga makatulong to para sa lahat ng mga magpapakasal, sa lahat ng mga gustong mag-asawa ngayong panahon ng pandemic. Tama yan, Father. At kaya nga sa topic natin ngayong araw na ito, ito yung malaking tulong para sa mga future bride and grooms natin, most especially yung mga future clients ko. Because marami pa rin mga clients tayo ngayon ang confused pa din or naguguluhan pa din for their wedding plans, most especially sa ceremony. But before we proceed with that topic, Father, gusto ko muna kayong kamustahin 1 year after the pandemic. Kamusta po? Ano po ba ang malaking mga naging pagbabago sa inyo a year after the pandemic? Kasi nagkaroon po tayo ng lockdown and affected po ang mga church and religious activities natin since March 2020. So kayo po, kamusta po kayo 1 year after the pandemic? Well, una, salamat. Hindi pa rin ako nagpa-positive sa virus. At ta ngayon, after more than 1 year, naka-adjust ang simbahan sa new normal. Kasi nung talagang biglang mag-lockdown lahat tayo, tulala, hindi natin alam kung ano gagawin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero ngayon, medyo sanay na tayo. Sanay na tayo mag-misa na nakamask, lumabas na nakamask at saka face shield. Tapos sanay na rin tayong huwag mamansin ng mga tao. Alam mo yon, ang hirap-hirap. Gusto mong makipagkwentuhan, gusto mong batiin yung mga tao. Pero sige po, dyan na po kayo, umuwi na po kayo, bawal po magkwentuhan. Naka-adjust na tayo. And financially, ang church naman din, surviving din. Kasi nakadepende rin tayo talaga sa tulong ng mga tao. So adjusted na ngayon ang simbahan sa new normal. At ang isa talagang malaking tulong yung mass media, Pao, na continue natin ang mga celebration ng mga sacraments. Opo. Dahil sa Facebook, sa YouTube, sa online. At napakalaking tulong ng ating mga kabataan na magagaling sa live streaming. Katulad mo, dito sa katedral, ang laki-laki ng utang na loob ko sa mga SOCOM members ng katedral. Kasi from day one up to now, sila yung mga nasa likod ng live streaming masses and liturgical services na napapaabot natin sa mga bahay-bahay ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Opo. Saka tama nga po, no? Kasi ang daming mga parishioners ang hindi talaga makapunta simula nung 3 months, start ng lockdown, talagang hirap na hirap sila kasi bawal talaga po lumabas ng bahay. Pero ang laking tulong na imigay ng social media at syempre ng technology po natin ngayon, dahil ang daming mga team, katulad sa church natin, sa team ng church, ang talagang nagbo-broadcast ng mga live masses and yes, mga live activities. Pero sa inyo po, sa
sa church niyo po or sa cathedral, talagang paano yung mga adjustment nung pag-shift niyo po from face-to-face to tinatawag nga natin na mga live streaming? Ano po ba yung adjustment na talagang pinalakihan niyo po? Buti na lang bago mag-lockdown, ready na yung mga gadgets sa cathedral. Ready na yung mga cameras and everything. Nag-live na rin kasi kami paminsan-minsan. Ang isang adjustment talaga is nagmimisa ka na walang tao. Ang kausap mo lang yung mga bangko. Tapos maroon, natuto kami humarap na lang sa camera as if may kausap kami. Na, alam mo naman talaga may kausap ka nasa bahay. So, natuto rin kami kumilos kami-kami lang. Puro mga kabataan ngayon kasama ko lang dito sa katedral. Napakalaking adjustment. At palagi ko rin sa mga parishioners ang laki ding adjustment kasi gusto nilang lumabas ng bahay, hindi sila makalabas. Gusto nilang tumanggap ng communion. Alam naman natin, napaka-importante na mag-receive ng communion pero hindi sila makapag-communion. So, napakalaki nung pagbabago na nagawa sa atin ng coronavirus. Pero hindi pa rin nga natigil yung proclamation ng good news, ng gospel, at hindi natigil yung celebrations ng lahat ng mga sacraments because of the mass media. Saka ang kagandahan po nga neto, Father, talagang walang tigil din po kayong mga team niyo po na walang sawa at walang pagod na tumutulong at nagpapahatid ng magandang balita kahit na mga nasa tahanan lang po yung mga parishioners po natin. Now, Father, yes. After po nung mga 3 months or 4 months na parang medyo nag-ease na po yung lockdown, ang first guidelines po ata ng IATF is parang nung ECQ, talagang totaling bawal ang mass gatherings. Pero yes. Nung medyo nag-ease na po siya, para nag-shift na po tayo from ECQ to MECQ, medyo nag-allowed na po ang government po natin. Ano po ba yung talagang allowed sa church, any religious activities na ina-allowed pagdating nung MECQ o yung start pa lang po na nagkakaroon na ulit ng tao sa simbahan? Nagsimula kasi sila na pumayag sila na 10 lang. Tapos hanggang yung interpretation na bago, naging 10%. At naging happy kami doon kasi yung 10% ng katedral, around 200, mga tigdadalawa sa bawat bangko. Lahat ng numbers na allowed, depende sa government. Apo. Katulad dito after Holy Week, di ba, nagkaroon naman ng confusions. Sinabi, 10 na lang daw uli. Kinwestiyon na ng simbahan yun kasi bakit yung spa, yung gym, pinayagan. Pero yung sa simbahan na essential, hindi katulad ng lugaw, kailangan, ayaw payagan, at least naliwanagan din ng government na kailangan ng papasukin yung tao. So sumusunod kami kung ano yung sabihin ng government. Kasi ayaw naman natin magkaroon ng conflict sa government. So bali, Father, yung sinabi natin na 10 persons at yung 10% ng tao sa loob ng simbahan is nakadepende rin sa laki mismo ng simbahan. Yes. Sa katedral po, ano po ba yung maximum capacity talaga ng simbahan sa katedral ng Antipolo? Pag puno? Opo. I think more than 1,000 kasi kasama yung mga nakatayo, di ba? So ngayon nga, pag nagte-10% sila o nagto-20% sila, inayain namin dalawa sa bawat bangko, nagiging 235. Pag dinagdagan namin yung mga sides, nagiging 300. Pero maganda sa labas kasi may big screen kami, yung mga tao nakapagsimba sila sa labas. Na mas madami doon sa labas. Basta naka-social distancing lang po. Yes. Tsaka open air naman yun. Hindi naman sila tabi-tabi. Pero ang misa po natin ngayon ay kahit nung nag-lockdown po, continuous pa din po? Or nabago po ba yung schedule po? Nabago, nabawasan. Okay po. Ginawang every hour. Hindi katulad dati. Pag Sabado, Linggo, oras-oras talaga yung misa namin. Nabawasan siya. Kasi kailangan makalabas muna yung iba. Mahirap kasi kung sunod-sunod, di magkakasalubong din yung mga tao. Kaya it is safe to say po, Father, na talagang isa sa pinakamalaking naapektuhan din ngayong pandemic ay ang simbahan po. Apektado. Kasi yung mga tao hindi nga makakilos. Pero alam mo pa, ang isang napakaganda, kasi yung mga nasa tahanan, sinasabi nila nakapagsimba sila ng 2 beses, 3 beses, kasi wala silang magawa sa bahay. So no choice sila kung hindi buksan yung Facebook nila, magsimba. Kaya nga, kinukontest ko yung nagsasabing nakulong sila sa bahay nila. Sabi ko, huwag yung sabing nakulong. Kasi kulungan ba yung bahay nyo? Ako, dahil nakakapag-celebrate kayo ng masses,
I think yung bahay nyo naging munting simbahan kasi dyan yun yung napagdiriwang yung banal na misa. So, hindi maganda tawagin kulungan. Tama. Saka noon, Father, parang mag-aantay ka ng schedule sa TV, mga live masses sa TV. Ngayon yes. talagang across cellphone mo lang makakapag-misa ka na personally. Correct, correct. Dati, di ba, maaga, alas 4 ng maaga, alas 5. Pero ngayon, any time of the day, pwede mo siyang ulit-ulitin. Tama po. So now, Father, let's proceed naman po with the elephant of the room na topic po natin. Because sinabi nga po natin sa introduction na maraming mga couples, mga future bride and grooms, ang medyo naguluhan or parang nagkaroon ng malaking affected or naging affected sa wedding plans nila. Because nung nag-start yung lockdown, parang yung iba nakapag-file ng kanilang marriage license para ikasal. So isa sila sa talagang naapektuhan ngayong pandemic. Pero dahil pabago-bago po yung lockdown po natin, medyo pabago-bago din po yung nagiging guidelines po na sinusunod natin both sa church and sa IATF. So let's start po, Father, with of course the church activities apart from the live masses or yung mga misa po na ginaganap natin. Ano-ano po ba yung parang, or so far po ba, lahat naman po ng church activities, yung mga sapatay, wedding, lahat po ng sacraments, tuloy-tuloy pa rin po siya? Meron kaming hindi magawa na sacrament yung sa confession. Kasi one-on-one yun at saka kailangan talagang malapit yung penitent. Eh, delikado siya. So hanggang ngayon, limitado pa rin yung sa confession. Pangalawa, yung sa sacrament para sa mga, sa healing, sa mga may sakit. May mga na pandemic, may mga na coronavirus na nasa ospital, hindi namin madalaw, kahit gusto mong padalaw. Pero yung kasal, binyag, libeng, tuloy-tuloy siya. At sinusunod nga namin yung kung ano sinasabi ng government sa number na pwede sa loob ng simbahan. Pero of course, Baumi, dumadating yung pagkakataon din na hindi mo na rin mapigilan yung mga tao. Kasi basta hindi talaga sobrang-sobra, I think nauunawaan ng mga LGUs yun na, na pagbibigyan nila. Eh kasi nga, di ba, pag namimigay nga ng ayuda sa government, nakita mo yung mga gyms, yung mga pila, sobra-sobra talaga. Sa simbahan, hindi naman nangyayari yun. Saka pinapanatili po talaga ng lahat ng simbahan ngayon na nasusunod yung guidelines. Kasi hindi lang naman para sa church mismo yun, kundi sa mga tao, sa mga nagsisimba, yes, sa mga yes. umaate na activities. Now, Father, lahat ng Pilipino, talagang tradisyon na talaga na malalaki yung mga bisita, malalaki yung mga kapamilya na umaaten sa simbahan, saka sa reception, pag kinakasal. Pero this time, Father, pag i-consider natin yung 10% or yung 30% na number of people, sino lang, Father, yung recommended talaga na umaten ng ceremony? Kasi marami akong nakikita ngayon na bride and grooms na nag-i-invite sila ng guests pero sa reception na lang nila pinapapunta. So yung mga part na pwede lang or allowed sa church, yun lang yung nakaka-attend ng ceremony. Nakakaawa nga kung dumadating yung time na 10 persons lang. So lalabas doon yung mag-asawa, yung magpapakasal, yung parents, at saka yung ninong at ninang kasi kailangan lang ng witness eh. So kung tig-isa lang o tig-dalawa lang, sila lang yung na doon. Actually, nung last year, May, meron akong kinasal kasi talagang gusto nila magpakasal na. Sa chapel namin ginawa dahil nga bawal nga, limitado ang numbers. Even yung parents ng girl, hindi siya nakapunta kasi sila nakapunta kasi nasa US. Pero may permission naman. So talaga kami-kami lang. Tapos naka-Sunday dress lang sila. Hindi na muna sinuot yung pangkasal niya. Nakaraos. Pag 10 persons, napakahirap talaga. Nakakaawa yung mga kakasalin. Good kung 10% kasi hindi naman, kung 200 ngayon 10% namin, magandang number na yon. Kumbaga yung iba na lang kamag-anak, yun na lang papuntahin doon sa reception para hindi ma-question yung wedding nila. Yun. So Father, sa guests kasi, nakadepende ang guests sa number
na binibigay nung couple. So kung ilan yung invited nila. Pero may parang yung iba po kasi naguguluhan naman pagdating naman po sa suppliers. Kasi ang dami ng numbers ng guests na babawasan. Sa suppliers naman po, ang dami din. Pag sinabing wedding suppliers po, yun po yung mga photo and video, yung mga coordinators. Sa church po, meron ng mga ushers and usherettes. So parang counted na rin po sila dun sa number po nung capacity ng allowed sa simbahan. Tama po? Hindi. Sa amin walang usherettes. Ah, okay. Pinababayan na namin yung mga wedding, yung mga wedding coordinators kasi inalis namin sila nga. Kasi tama ka, pampadagdag sila sa number. Opo. So simula nung mag-lockdown, wala kami mga usherettes. Hindi muna namin sila sinasama. So, saka isa pala maganda natin banggitin, pag 10 persons, ang nangyayari din kung sobrang higpit, tinatanggal natin yung misa paw sa celebration. Kasi pag nagkakasal tayo, dalawang sacraments yung sineselebrate natin. Yung Mass, yung Eucharist, at saka yung Sacrament of Marriage. Kung talagang lockdown na lockdown, tinatanggal yung Mass. So talagang wedding rite yung ginagamit para mabilis lang din. At pinapaliwanag yun sa mga couple para hindi na rin kayo, kasi nga mahirap yung sobrang nagtatagal sa loob ng simbahan. So ano yung wedding rite lang? Meron yung readings din, meron proceeding, salmo, gospel, may homily din. Then immediately proceed to the rite. Okay po. Then after that, our Father, then final blessing. Nangyari yun itong mga panahon ng pandemic para nga mapagbigyan yung mga gusto magpakasal, para hindi na ma-question, hindi magtagal sa loob ng simbahan. So yun ang nangyayari. Pero ngayon ulit, pagka allowed naman yung 20%, pwede naman yung kasal na may misa. So yung regular po na mass and ceremony. So for the couples na nanonood ngayon, if ever na talagang nagkaroon ulit tayo ng mas mahigpit na lockdown, they will have the option po na kung gusto lang talaga nilang makasal during the lockdown, pwedeng ganun po yung gagawin nila or yung po yung sasuggest ng... Yeah, wedding rite. Okay po. So, or may misa. Actually, pareho lang, kung tutusin, pareho lang siya. Yun nga yung pinang-ano ko sa mga kinakasal sa huwes na nagmamadali. May madali din kasal eh, yung wedding rite. Kahit nung walang pandemic, kahit sa Marikina, nagkakasal ako ng si chapel eh. Naka-Sunday dress lang sila. Sacrament pa yun. Sacramental marriage yan. Saka kung ang couple naman ay talagang ang importante talaga sa kanila is makasal, yun yung pinakamagandang option nila. Correct. Tama ka doon. Father, meron pa rin po bang mga wedding seminars kahit na lockdown para doon sa mga ikakasal? Meron. Kasi hindi pwedeng mawala yung unang, hindi pwedeng mawala yung mga documents. Okay po. They have to submit it to the church. Pangalawa, yung duration period, dapat mga 1 month kasi meron yung tawag sa kasal. Apo. Tapos ang isang hindi pwede rin mawala doon, yung canonical interview. Kailangan interviewin talaga sila ng pare. Tanungin kumustahin sila, tanungin sila kung ano yung nangyari, kung bakit sila magpapakasal, bakit gusto nila yung isa't isa. Meron akong isang case, inallowed ko yung interview niya na online. Apo. Kasi nasa abroad siya. Na lockdown siya, kumbaga supposed to be narito na siya in 2 months na lockdown, pero gusto nila yung kasal. Inallowed ko, in-interview ko siya ng, sa online. Okay po. At okay naman siya. At yung seminar ngayon, pwede ng online. Mm-hmm. Ang Diocese of Antipolo, yung ating Family Life Ministry, nag-conduct sila ng parang isang seminar for all. Basta mag-enroll ka doon, tapos bibigyan ka ng certificate na nakapag-seminar ka na, pwede ka nang kasalin. So ang daming ways ngayon ang talaga nag-shift po sa online. Yes, yes. Ako nga binigyan ko ng assignment yung kinausap ko. Sabi ko, search mo yung what is Catholic wedding in the church. Sa internet, hinanap niya yun. Nakita niya. Natuto na naman niya. So para sa mga nanonood ng future bride and grooms, same process pa din yung pagdadaanan pag ikakasal kayo. And nag-shift lang tayo ngayon. Sa nag-shift lang ang church natin ngayon sa kung ano yung mas mapapadali para sa mga future bride and grooms. Yes. Lagi naman talaga po na at the service ng church kung ano yung makakatulong, makakapagpadali sa mga kinakasal. Actually, baka magalit yung mga wedding coordinators. Sa simbahan naman pinakamadali,
tas pinakamura, less expense. Sa labas kaya ng simbahan, mas malaki at mas mabibigat ang gastos. Di ba? Opo. Saka, pagdating kasi sa wedding, parang ang pinaka-big deal ngayon or before ng pandemic is yung reception po talaga. So, correct. Sa church, talagang given siya with the rites. Pero after the ceremony, dun parang yun yung ano eh, kahit nag-pandemic, yun po yung may mahabang duration ng exposure. Kasi inside the church, may limited time lang po na allowed or parang sinusunod tayo. Pero outside the ceremony or the rites, may pictorial, may kung talagang ipupush ng couple na may reception, doon talaga yung pinakamalaki exposure po. Di ba nga meron pre-wedding, wedding, post-wedding pictures, video, ang dami kaya. So Father, pagdating naman po dito sa ating guidelines, so guidelines inside the church, so yun, nabanggit na po natin na sumusunod po tayo sa expected number of guests allowed inside the church. Bukod po doon, meron pa po bang parang nadagdag bukod doon sa minimum health protocols like the face mask, face shield, meron pa po bang kailangan or hindi pa alam yung ibang couples or mga parishioners? Wala namang dinagdag ang simbahan nitong panahon ng pandemic bukod lang na yan sa face mask, face shield, and social distancing sa wedding. So far wala. Wala namang binago. Tapos yun nga, meron nga option kung talagang total lockdown, gusto talaga magpakasal, yung right lang pwede nga gamitin. At isa siguro, pwede nating sabihin, pag naman buong mass, pwede bawasan yung mga songs para talagang, kasi ang laging inano ng government, wag magtagal na magkasama eh. Apo. Diba? Lalo na yung mga kulong na simbahan. Pero majority naman ng churches, hindi naman naka-aircon. So, yun. Pwedeng bawasan ng yung mga songs, i-recite na lang. Na hindi naman dahil nagmamadali ka, gusto mo madaliin, kundi kailangan, kumbaga kailangan natin gawin. Para na rin sa kapakanan ng mga dumadalo sa kasan. So para po sa number of people inside the church, sa servers po natin, ang talagang present lang po ay the presider. Saka po, may mga readers pa po ba? Yun lang, presider, lector, at saka reader. Tsaka isang sakristan. Hindi na kami nagsasama ng ano para hindi siya makadagdag sa... Actually, wala nga choir, Paolo. Dito sa katedral, yung soloist namin ang kumakanta. Pag nagre-request yung mga kinakasal, sinasabi namin, hindi na makakabawas pa yun sa number ninyo. Pag may biglang nag-check, makasabihin, sobra-sobra na kayo. Saka choir po kasi isa group talaga eh, pag kumakanta. Yes. So pag soloist po, malayo naman siya eh. Usually nasa taas po ang mga choir or mga soloist. Saka siya na yung organista, siya na rin yung soloist. Meron akong kinasal nitong January sa New Bali. Opo. Sa New Bali. Talagang limitado. At saka yun, lahat pinaswab nila. Natawa nga ako doon, share ko lang sa'yo. Opo. Natawa ako doon kasi mga 2 days before the wedding, chinat ako ng wedding coordinator. Sabi niya, Father, merong swab test 2 hours before the wedding. Sabi ko, ganun. Sabi ko, what if mag-positive ako 2 hours before? Ano gagawin mo? Nasyak siya. Sabi niya, Father, o nga no, sino nga papalit sa'yo? Kasi yung abay pwedeng pauwiin, yung ninong at nina pwedeng pauwiin. Pero ako, sabi ko, ano gagawin mo? So na-realize niya, tapos nag-chat din yung kakasalin. Sabi niya, may mistake kami, Father. We will send a doctor to you tomorrow. Para isab ka. Kasi ang point ko, kung positive ako that time, ipapadala ko ng ibang pare. So, minsan may ganun, may mga nalilimutan nila, pero grabe, pinaswab lahat. Sinigurado lahat na lahat na nasa loob ng church, aircon yung church. Opo. Ay negative talaga lahat. So far naman hanggang ngayon, buhay pa naman lahat nang pumunta doon. Saka nasa initiate talaga ng couple yun eh, kung paano nila, kasi hindi lang sila yung nandoon eh. Kasama rin nila is yung mga guests nila, suppliers, and yung mga servers sa church. So talagang parang yung responsibility na ikakasal ka at mag-invite ka ng guests or mga tao na atin sa kasal mo, kailangan safe din sila. Tama. Kasi ang hirap naman, nagpakasal, tapos kinabukasan, positive ka, no? Okay lang sana kung positive ka, pregnant ka. Pero
positive ka sa coronavirus. Mahirap. Saka grabe ang daming affected talaga na pagdating sa positive and negative, talagang yung iba kasi pag nag-test po, may mga couples before na parang nag-a-assign pa sila ng medical team na nandoon on-site sa mismong church or sa mismong wedding nila. Pero ngayon, wala na eh. Kasi kulang na rin sa tao sa loob ng mga hospital. So, ang pinaka ginagawa na lang ngayon na guidelines is yung number one, yung pag-fill up ng health form. Saka, yun nga, yung pagsunod po sa minimum health requirements. How about Father sa kasi sa guest natin parang ang pinaka-required lang muna ngayon are yung relatives, yung parents. Sa mga abay po ba parang nire-recommend pa rin na magkaroon ng mga abay or yung kasi di ba sa part po ng church merong mga symbols, yung mga candle. Ano po ba yung parang naging changes doon or ano yung mga natanggal po? Wala, basta hindi 10 persons, kung 10% lahat pwedeng gawin. Lalo na kung ready na yung mga abay, na doon na yung, kumbaga, nagawa na yung damit nila, naabala na sila. Tsaka yung singsing, yung aras, yung cord, hindi pa rin siya nawawala. Yung aras, cord, singsing, kahit 10 persons lang, hindi siya pwedeng mawala. Kumbaga, sila-sila na lang din yung gumagawa nun. Pero kung 10%, eh maganda talaga, nandun yung full entourage niya. Kasi sinasabi nga nung mga nagpapakasal, di ba minsan lang naman po yung magpakasal, Father. So, supportado namin talaga yung mga kinakasal. Sana lang wag nang dumating uli dun sa 10 persons. Kasi I think kahit sa simbahan, basta mag 10% ka, you can get more than 50 or almost 100 siguro eh. Pag-pray natin pa na wag bumalik dun sa 10 persons. Nga po. Saka sana mabawasan na rin po yung positive cases sa Metro Manila at sa Rizal. Correct. So, sa ano naman po, Father, sa restrictions naman po natin, umabot na po ang Rizal ng GCQ. Tama po ba? Yeah. So, nung nag-ship po ng GCQ, nagkaroon din po ba ng changes sa number of guests na talagang na parang na-witness nyo na dumadami na ulit yung number ng tao na umaatin sa kasal? Oo, dumadami. Kasi tatanungin din nila sa office, pwede na ba to, pwede na ba to. Dumadami. Kasi gusto, siyempre, ikaw kaibigan mo yun, kapamilya mo yun, gusto mo makapunta doon. So, dumadami. Hindi naman, kasi tingin ko kailangan talagang wag lang tayo lagi matakot, di ba? Kailangan magpatuloy yung buhay. So, yun. Sinusuportahan naman namin sila dun sa number nila. Now, Father, kanina nabanggit naman natin yung use of modern technology sa mga misa natin. Yes. Ngayon, marami po nag-shift din ng mga kasal ang nagla-live streaming. Mm-hmm. So, sa church naman po, allowed naman po siya, no? Yung mga ganong setup. Ilan na yung nakita ko naka-live streaming kasi nga dahil limitado. Yung mga times na limitado yung number, nag-hire sila ng magla-live. Yung isang recent lang, yung ito kahit allowed na yung marami, pero dahil ayaw nilang papuntahin yung mga seniors, ayaw nilang palabasin ng bahay, or gusto nila sa reception na lang, nag-hire sila ng group para mag-live stream ng kanilang wedding. Sila na nagpo-provide, hindi na yung sa church. Mas maganda siya kasi kahit yung kamag-anak mo na sa US, talaga yung best friend mo, o kahit yung ex mo, di ba? Para makita na kinakasal ka na niya, pwede na siyang kumanta ng paubaya. Parang diba? Talagang witness na witness niya rin, Father. Oo. Iyak-iyak with tears pa yun. Joke lang. So, Father, yung mga na-change oil, di ba? Habang na-change oil. Hindi naman, Father. So, Father, last question natin when it comes with wedding and ngayong pandemic. In your own opinion po, would you recommend having weddings this pandemic? And of course, as one of the leaders of the church, what are your advice or advices to future bride and grooms who are divided with their decision on getting married ngayong pandemic po? So yung unang tanong po muna, Father, kayo po, would you recommend having weddings this pandemic?
Nung early 2020, yung early nung first months ng pandemic, no talaga ako. Apo. Marami akong friends na sinasabi ko, i-transfer nyo, cancel nyo muna yan, ilipat nyo yan next year. Pero dahil humahaba yung pandemic, hindi parang hindi pa natin nakikita yung dulo, parang tatagal pa, abutin pa ng mga 5 years, sana hindi. Pero parang ganun yung trend, di ba? Ang bagal. Ang bagal nung pag... ng vaccination, ang bagal ng solution, na parang hindi tamang wag ituloy. Kung sigurado ka dun sa mapapangasawa mo, sigurado kayo dun sa decision, actually yun ang talagang basic eh. Yun ang essential pa eh. Na yung pakakasalan mo, sure ka na yan ang gusto mong makasama habang buhay. Sure ka na yan ang gusto mong makasama magkaroon ng virus at makremate. Kasi sayang, nagpakasal kayo ngayong panahon ng pandemic, tapos hindi ka pala sigurado dyan. Diba? Ang hirap na nga magpakasal. Very challenging na nga. Parang may war, tapos gusto mo mag-asawa, tapos mali pa yung pinakasalan mo. So ang advice ko sa mga magpapakasal, gusto mag-asawa, tuloy nyo lang kasi we cannot live with fear. Kailangan magpatuloy yung buhay. Pero dahil nga mayroon tayong fear, meron tayong agam-agam sa panahong ito, siguraduhin niyo muna na talagang yan na yung gusto mong makasama habang buhay. Siguraduhin niyo po na tama yung taong pinili niyo. Right person for you. At siguraduhin mo rin na mahal mo siya at mahal ka niya. Kasi di ba, meron namang nagpapakasal. Hindi naman love ang pinanggalingan, kundi lust, di ba? Nabuntis lang. O nakita lang somewhere. O ngayong panahon ng pandemic, walang magawa, nagkaroon ng friends sa Facebook, yun na, nagpakasal na. Siguraduhin po natin. Kasi sayang, nagtitake tayo ng risk ngayong pandemic, ngayong napakahirap ng buhay, sumusugal tayo na mag-asawa. Siguraduhin na natin. Kasi kung hindi kayo sigurado, huwag na lang kayo magpakasal. Huwag na lang mag-asawa. Kasi dadagdag pa tayo sa mga problema ng mundo. Pero kung sure na sure, I think dapat magpakasal. Kung nasa right age, nasa right disposition, at talagang yun ang gusto mo, tuloy po natin yung kasal. Ituloy nyo yung kasal ninyo. Huwag kayong matakot sa pandemic. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa pandemic. At I think mas makapangyarihan ng pag-ibig nyo kesa sa coronavirus. Tama, tama. How about Father dun sa mga future bride and grooms naman po na ano po yung mga guidelines or reminders na gusto nyo pong sabihin sa kanila para at least pag nag-inquire sila or yung mismong araw na nakasal nila, talagang ready po sila? Sa mga talagang magpapakasal na, lagi lang nating subaybayan yung guidelines ng government kasi ang simbahan din weekly o daily o ito yung mag-e-end yung month, sinusubaybayan namin yung requirements o yung kumbaga yung guidelines ng government. Pero in terms of sa guidelines ng church, sa mga requirements, kailangan pa rin po natin talagang masatisfy yung mga requirements sa wedding, sa simbahan. Kasi lalo na yung mga documentations saka yung interview, hindi po pwedeng nagpakasal tayo tapos wala tayong documents. So sundin lang po natin yung mga basic necessities and requirements sa simbahan. Yun po. And sa mga health protocols or health minimum health protocols po natin, same pa din po kahit sa ibang establishment. Ang kailangan, ang importante lang pagpapasok ng church ay naka-face mask, naka-face shield, tama po? Yes. Meron yes. Pa rin po bang parang contact tracing form? Meron kaming QR code dito sa katedral, okay, sa Mulan. Tapos dun sa mga walay naman po sa couples, doon naman po sa mga attend kasi syempre hindi medyo na oversee na nung mga couples na sabihan sila, i-remind sila. May gusto po ba kayong parang i-remind sa kanila pag kung a-attend sila ng mga kasal? Generally na lang, kung kalagi na rin naming sinasabi sa misa, kung masama yung pakiramdam nila, kung nilalagnat sila, inuubo sila, huwag na muna silang lumabas ng bahay. Especially kung dadalo nga sila ng wedding, sabihin nila ng totoo dun sa kakasalin. Kasi mamaya, ninong ka pala, ninang ka pala. Tatayo ka dun sa tabi ng kinakasal. Tapos masama pala yung pakiramdam mo.
So, dapat responsable tayo doon na sundin natin yung mga protocols at ingatan natin yung sarili natin. Kasi alam mo, Pao, lagi namin pinapaalala sa mga tao, hindi sapat na nagdadasal lang tayo. Kasi baka sabihin natin, hindi, sa simbahan naman yun, pag-ingatan naman ako ng Diyos. Eh, paano ka nga ingatan? Nilalagnat ka na nga, tapos mga hawak pa na iba, di ba? So, dasal at ingat yung kailangan natin. Hindi natin pwede laging sabihin, iingatan ako ng Diyos. Kailangan mag-ingat tayo. Kasi tayo yung carrier, hindi naman ng Diyos ang carrier ng virus, di ba? Tayo. So, sa lahat po, anumang dadaluhan yung sakramento sa simbahan, mag-ingat po tayo at kung talagang masama ang pakiramdam, hindi naman po malaking kasalanan ang hindi pumunta sa kasal o sa binyag o sa magsimba. Ingatan po natin ang isa't isa. Alright. So thank you so much. Thank you so much. At natapos naman po natin, Father, yung questions po natin. And kahit ako, Father, nalinawan din po ako dun sa mga confusions na talagang nire-raise sa akin ng mga clients ko po or mga bride and grooms po natin. Now, thank Father, before we end our discussion for today, parang kakatapos lang po last week, tama po ba yung opening po ng Jubilee sa Katedral? Noong April 4 yun, yung Jubilee. April 4. Tapos yeah. Ang piyesta rin po, kakatapos lang po. First Tuesday of May, ang piyesta. Ang recent event namin, yung Marathon Run, Marathon Prayer with the Pope, okay, last po. Friday. Mm. Kung nasubaybayan mo yun. So, napili ang katedral ng Pope Francis. Opo. Naisama siya sa 30 shrines in the world. Tayo yung representative ng Philippines para dun sa Rosary Marathon Prayer na pinatawag ni Pope Francis. Para mawala ang pandemic. Nag-start po siya nung Friday, tama po? Last Friday. May 1 ang start sa ibang bansa, sa England yata yun. Basta every day, isang shrine ng Mahal na Birhen. Yung parish doon, yung mga parishioners, nagdadasal sila ng rosary in their language. Tapos, nila live streaming ng Rome, 6 p.m. sa kanila. So last May 7, sa nakatoka sa Antipolo Cathedral, sa Biran Antipolo, yung rosary, last May 7, 6 p.m. Makikita nila yun sa Facebook ng Biran ng Antipolo. Tapos 12 midnight sa Philippines, nag-live, inilabas yun ng Vatican, yung rosary natin dito. Mm. Meron po ba tayong upcoming events this May po? Bukod dun ngayon, sa rosary? Pao ngayon, sa Antipolo, sa National Shrine dito sa Antipolo, ongoing yung pilgrimage season. Simula nga nung first Tuesday of May hanggang first Tuesday of July. 7-9 days. So 7 novenas in honor of the Blessed Mother. So pwede silang pumunta rito o pwede silang dumalo sa mga live streaming ng katedral ay yung Biren ng Antipolo. Pwede silang mag-rosary everyday, 3 p.m. Then novena, pwede silang dumalo online yung mga hindi makapunta rito. So, para doon sa mga nanood sa atin ngayon, so most of the activities pa rin ng church are ongoing din and nag-stream siya live sa page ng Birhen ng Antipolo. Tama po, Father? Birhen yes. ng Antipolo. And thank yung you. Other activities na ginagawa na on the spot or nandun sa church mismo, tuloy-tuloy pa rin po halos, no? Yung mga nabanggit ni Father kaninang sacrament na allowed or ginagawa pa rin sa church, ginagawa pa rin. Yung blessing din po, Father, ng vehicle sa Birhen ng Antipolo, tuloy-tuloy pa rin po, no? Yan ang hindi nawawala. Yan. Kahit may pandemic, kahit nung pang total lockdown, may pumunta rito, bisikleta, motor, kotse, wala kami kasalanan sa traffic, ha. Ang kami lang, nagbe-bless lang kami. Tuloy-tuloy pa rin po. Sa kakatulong naman ng katedral ngayon, ang local government po, no? Sa pagpapa, for example, sa tama po ba, sa traffic, yung mga ganyan po, tinutulungan naman po ng local government. Napaka-supportive naman ng local government dito sa Antipolo sa pangunan ni Mayor Anding Inares. Maraming salamat sa kanya at sa kanyang mga kasama. Alright. Now, Father, thank you so much po. Personally, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil pinaunlakan niyo po ako sa invitation ko po na mag-guest po dito sa show po natin. And of course, I'm sure
marami pong mga future bride and grooms na nako-confuse before, talagang medyo naliwanagan sila ngayon. Especially yung mga affected talaga kahit last year pa. Kasi yung iba po, parang ngayon pala magpa-plan eh, ng kanilang wedding. Yung iba po na nako-confuse talaga is yung mga affected last year pa. Correct. So talagang malaking tulong po ito. Final thoughts or final words po, Father? Baka may gusto po kami pasalamatan or sabihin pa po. Una-una, Pao, salamat din sa pag-invite mo sa akin dito para matulungan natin yung mga kaibigan natin na mga gusto magpakasal ngayong panahon ng pandemic. At sana nga nalinawan sila na kailangan natin sundin yung mga guidelines and protocols ng government. At sana rin naintindihan nila na sinusuportahan sila ng simbahan sa kanilang pagpapakasal. At kahuli-hulihan, yung sabi ko kanina, please, nagtitake na rin tayo ng risk. Siguraduhin nyo na yung lalaki o yung babae na pinili ninyo ay gusto nyo talaga at mahal na mahal nyo na gusto nyo makasama habang buhay. Kasi sayang. Sayang ang effort, sayang ang time, sayang ang pagmamahal kung hindi naman pala panghabang buhay. Kasi ang sakramento ng kasal, mga kapatid, ay panghabang buhay. Sabi nga naman matatanda, di ba? Hindi ito katulad ng kaning sinubo mo, kapag napasok ka, pwede mong iluwa. Pinili mo na yan, papangatawanan mo na yan habang buhay. Sabi ng rito ng kasal, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ngayon dagdagan natin, kahit magkaroon kayo ng coronavirus at mag-positive kayong dalawa at mag-cremate kayo, mag-asawa pa din kayo. Amen. 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 All right, to all our viewers, once again, this is episode 6. We will be right back. Maraming maraming salamat. Our guest for today, Reverend Father Reynante Tolentino. Thank you, Father. Thank you. We will be right back. God bless you all. God bless you all. Okay naman.